paano kumita online. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano kumita ng $100 sa isang website. Marami na akong kaibigan na ginagamit ang website na ito at kumikita sila ng malaking pera din. Para maniwala ka talaga, ito ang aking proof of payment. Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Dether. Welcome sa Katawa Family. Kung katulad kita, gusto mo rin kumita online, mag-subscribe na sa channel. I-click mo na rin yung bell notification para ma-notify ka kung may bago kaming upload. Kagaya ng sinabi ko, sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano ako kumita ng $100 gamit ang isang website. At meron din akong isang technique na noong ginamit ko sa website na ito, nakakuha ko ng $50 instantly. Kaya kung gusto mong kumita talaga ng pera online at ma-amaze magkano ang pwede mong kitain, panuurin mo ang buong video para matutunan mo talaga. Okay, so ito yung kwento. Nung second year college pa lang ako, naghanap ako ng part-time job. Kasi nga, nahihirapan na yung magulang ko tustusan yung baon ko araw-araw. Sila pa kasi yung nagbabayad ng aking tuition. So naghanap ako ng part-time job. Nag-apply ako sa Jollibee, McDonald's at iba pang mga fast food chain. At yung isa, nag-apply ako sa isang taxi company. Fortunately, natanggap ako sa taxi company as radio operator. Pero ang kasamaan lang, yung schedule. Kasi yung schedule, 8 to 12 ng gabi. Kasi nga, dahil estudyante ka pa, meron kayong mga assignments, projects, thesis, kaya mahirap yung schedule na yun. So nag-desisyon ako na mag-resign na lang sa trabaho na yun at nagtagal ako ng 2 months lang. So, wala na akong trabaho, naghanap ulit ako ng part-time job o di kaya mapagkakitaan. So isang araw, nag-Facebook ako, tapos nakita ko itong website na ito na ang pangalan e-Fiverr. Nakita ko sa advertisement ng Facebook. Naintirasado ako dahil sabi sa advertisement, nakikita ka daw ng $5 to $50 a day. Kaya tuwang-tuwa ako, di kaya to scam, sinubukan ko. Pumunta ako sa website, fiverr.com, tapos nag-sign up ako. So explain ko muna sa inyo yung Fiverr. Yung Fiverr ay tahanan ng mga freelancer kung saan pwede mong ibenta ang iyong serbisyo. For example, magaling ka mag-drawing, magaling ka sa graphic design katulad ko, pwede mo yung ibenta doon ng $5 o kaya $50, depende na sa'yo. Basta magsa-start yung price nila $5. Break tayo sa kwento. Nag-register ako sa website, tapos first week ko pa lang, may order na kagad ako. Na dalawa. Dalawang order, tigpa $5. So, di na masama kasi newbie pa lang ako sa website at wala pa akong kalam-alam. So, pagkatapos ng dalawang benta ko, the following week, naging tatlo, the following week, naging lima, hanggang nag-progress na yung aking benta sa Fiverr. Ang nakakatuwa pa sa website na to, makakasalamuha mo yung mga taga ibang bansa, yung mga client mo, tapos may chance na maging close friend mo sila, tapos mag-order ng order sila, maging suki. Napakaganda ng platform na ito, fiverr.com. Una, hindi ko talaga inakala na talagang kikita ako dito. Sinubukan ko lang, ito yung first na kumita talaga ako online. Pagkatapos kong kumita ng pera doon, hindi ko pa ito nakuha kasi di ko pa nga alam paano ito kunin kasi first time pa lang. Nakalagay doon na PayPal. PayPal mo pwedeng kunin yung pera mo. So, nag-research ako about PayPal. Nag-search ako sa Google ano yung PayPal. Pinag-aralan ko. So, nag-create ako ng account sa PayPal. Tapos, kapag may PayPal ka, kailangan mo itong i-connect sa isang bank account. Kaya, gumawa din ako ng bank account. Pumunta ako sa iba't ibang banko, kagaya ng BPI, BDO, East West. Pumunta ako una sa BPI, tapos wala silang alam sa PayPal nun. Tapos sa BDO din, wala silang alam. Yung mga tao sa front desk nila, hindi alam ano yung PayPal. Hanggang nakita ko yung East West, nagtanong ako about PayPal, tapos nasagot nila. Kaya humingi ako ng tulong sa kanila kung paano i-connect yung bank account sa PayPal. Tinulungan naman nila ako at ang nabayad ko lang ay 100 pesos. At dahil estudyante pa ako noon, madaming requirements kapag students ka pa lang, gusto mong mag-apply ng bank account, yung ID mo, bill nyo, kuryente, at marami pang iba. So kapag meron kayong mga tanong dyan, i-comment nyo lang sa baba. Sasagutin natin yan. So balik tayo sa kwento. So nakonect ko na yung bank account ko tsaka yung PayPal ko. So okay na, nirequest ko na yung pera ko sa Fiverr. Dumating siya mga 3 business days, dumating sa bank account ko. Nung tinay ko yung bank account, kunin sa isang ATM machine, na shock talaga ako guys, 21,000 pesos. Parang sobrang saya ko, tapos na shock din ako na pwede pala ito, kasi yun yung first time, kasi second year college pa lang ako, hindi pa uso yung mga online jobs, something like that. So sobrang tuwa ako, di ko akalain na kikita ko ng ganung pera, 21,000, hindi ko masyadong pinaghirapan yun, kasi nagbenta ako ng mga graphic design, which is
okay lang sa akin kasi maghilig ko naman talaga mag-drawing tapos hindi trabaho para sa akin yun. So, kumita ko ng 21,000 pesos. So, tinuloy-tuloy ko na hanggang sa kumita ko ng malaki na sa website na Fiverr. So, ngayon, paano ba gamitin yung website na ito? Para maintindihan yung mabuti, pumunta tayo sa computer, papakita ko sa inyo lahat kung paano gamitin ng website, paano mag-create ng gig, at kung ano-ano pa. Punta tayo sa computer. So guys, ito ang itsura ng Fiverr. Okay? So, mag-create lang kayo ng account. Napakasimple lang gawin. At tandaan nyo rin na isang IP address, isang Fiverr account lang dapat. Okay? So, sa isang Wi-Fi connection, isang Fiverr account lang. Kasi pwedeng maban yung account mo kapag dalawang account ang ginawa mo sa iisang Wi-Fi connection o iisang IP address. So, makikita mo dito na merong mga tao na nagbebenta ng kanilang serbisyo for $10, $15, ang pinakamaliit ay $5. I will boost your Google website ranking with target US web traffic. So, ito, I will design unique mascot logo. Ito yung mga ginagawa ko. Gumagawa ko ng mga logo, mga graphic design, book covers, at kung ano-ano pang graphic design related na mga niche. Ito, pwede ka magbenta ng $5, $10, $15, $50, pwede rin $100, depende na sa'yo. Okay? Basta $5 yung pinaka-less dito sa Fiverr. At yung pinaka-mabenta din, yung $5 na gig. Ipapakita ko muna sa inyo yung mga gig na pwede nyong gawin or yung mga serbisyo na pwede nyong ibenta sa Fiverr. Okay? Ito, graphics and design. So, pwede kayo, kung marunong kayo sa graphics and design, gawa ng flyer, gawa ng album covers, book covers, packaging design, Photoshop editing, architecture, floor plan sa mga engineer or architect, t-shirt, presentation design, portraits, vector tracing, at kung ano-ano pang mga graphic design na mga gawain. Pwede din digital marketing. Okay, kung mga IT kayo, marunong kayo sa social media marketing, kagaya ko, SEO, content marketing, video marketing, email marketing, crowdfunding, web analytics, influencer marketing, marami pang ibang mga IT-related stuff na pwede nyong ibenta dito. Okay? Meron ding writing and translation. Sa mga tao na hindi gaanong marunong sa graphic design, IT, and all that stuff, pwede nyo itong gamitin, mag-translate kayo from English to Filipino. Nagawa ko na rin yan, bumenta na rin ako ng gig niyan. Nag-translate ako ng mga English writing, so English books, translate ko into Tagalog. So umabot ako ng 1 month pero napaka worth it ng bayad doon. Napakalaki ng binayad ng client para sa isang maliit na book lang, translate ko into Tagalog, the best. So, ito, email copy, website content, script writing, translation, technical writing, marami pang iba. I-check nyo dito, mag-create kayo ng account, okay? Video animation, pwede din. Okay, kung marunong kayo mag-video editing, short video ads, logo animation, at kung ano-ano pa. Kung meron kayong talent nun, pwede kayong mag-register dito at kumita. Music and audio, kung maganda yung boses mo, okay? Voice over, marunong ka, yung parang nasa commercial, yung mga napakagandang mga voices, pwede mong ibenta dito. Mixing and mastering mga songs, producers, singer-songwriters, kung magaling kang kumanta, pwede ka din dito. Jingles, sound effects, vocal tuning, at marami pang iba. Pwede ka rin magbenta dito ng voice lesson or kaya mag-coach ka. For example, maganda yung boses mo, i-coach mo yung isang tao, yung isang client, pwede dito yon. Okay, programming and tech para sa mga IT din, kung marunong kayo ng web programming, WordPress at marami pang iba, desktop application, support IT, pwede dito. Business, virtual assistant, data entry, market research, marami pang iba. Lifestyle, meron din dito. Family gaming at kung ano-ano pa. Meron din dito yung mga walang kwentang gig, yung kakantahan ka nila ng happy birthday for $5, meron din ganun. Okay, so okay, tignan natin tong lifestyle. Click natin yan. Meron mga funny gigs dito. Meron ding mga spiritual healing. Babasahan ka ng cards. Meron ding health, nutrition, fitness. Yung bibigyan ka ng meal plan. Bibigyan ka ng meal plan at kung ano-ano pa. So, marami dito.
celebrity impersonators. Ah, ito nga, I will do a custom Barack Obama impersonation. Meron din dito, I will have Jesus say anything you want in the video. I will do celebrity VO impersonation Morgan Freeman. So, napakarami yung gig na pwede mo pagpilian dito, pwede mong ibenta, kung ano-ano lang. Okay, so na-discuss ko na sa inyo yung mga gig na pwede nyong ibenta dito. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano ba magbenta dito. So, para magbenta ka sa Fiverr, i-click mo lang itong switch to selling. Okay, nandito. Switch to selling. Okay, so mapupunta ka dito. And by the way, yung account na ito ay bago pa lang. Hindi ito yung main account ko. Alright, para simulang magbenta, pumunta tayo sa gigs. Ito, click mo to. Nandito na tayo sa paggawa ng gig. So, napaka-simple lang nito actually. Mukhang mahirap siya, pero ituturo ko sa inyo yung isang trick na para mas madaling gumawa ng isang gig. Okay? So, pumunta ka lang or mag-open ka lang ng ibang tab, tapos pumunta ka ulit sa Fiverr. Okay? Tapos ito. For example, magbebenta ka ng graphic design, katulad ko. So, i-click mo lang ito, yung mga katulad ng gig mo, may katulad ka. I-click mo lang yan. Tapos, kopyahin mo kung anong mga inilagay nila dito. Alright, napaka-importanting technique ito. Kasi kapag kinopya mo yung nandito, eh, mapropromote din yung gig mo kasama nito. Kahit baguhan ka pa lang. Kasi magkaparehas kayo ng details eh. So, meron din itong ranking factors kagaya ng YouTube at magkasing tulad lang yung kanilang algorithm. So, kopyahin mo lang to para mas madali mo din magawa yung gig mo. Kopyahin mo to. I will design unique mascot logo for eSport, Twitch, and Sports. So, ito. Delete mo lang itong I will. Ganyan. So, category. Graphic and design. Obvious naman. Tapos, select a subcategory, logo design. Tapos, dito, style, ano ba yung style mo? Vintage ba? Versatile, 3D. So, ang lalagay ko lang dito, mascot cartoon. Katulad nito, kasi mascot ito. So, tapos, lagyan mo ng tags dito kung ano nakalagay sa title mo. Mascot logo or mascot. Mascot, tapos, ito logo. Esport. Twitch. Tapos, mascot logo. Tapos, save and continue lang. Alright, so now, mapupunta kayo dito. Yung pagpre-presyo ng inyong mga gig. So, pwede natin gamitin yung one package lang kasi yung three packages, napaka-complicated niyan. Pero yung one packages, magkaparehas lang naman sila. Tsaka nyo na lang intindihin yan kapag mga one month na kayo na nagpa-Fiverr. So, okay na. Maggamit ko yun ng 3 packages. Pero ngayon, dahil beginner pa lang tayo or beginner pa lang kayo, one package muna. Huwag nyo muna isipin yung mga packages yung ganyan. Sundin nyo lang yung gagawin ko. Okay? So, eto, basic. Pangalan ng gig mo. So, dito, ano ba nakalagay sa pangalan ng gig niya? Basic lang ang ilalagay muna natin kasi mura muna natin ibibenta yung mga design natin kasi bago pa lang tayo eh. Okay? So, basic. High quality JPEG and PNG logo. Delivery time, ilang araw mo yan gagawin yung kaya mong ma-deliver yung product or yung design. So, ilalagay dyan 3 days, 5 days, nasa sayo. Okay? So, usually, yung sa akin, yung pag-graphic design ko, madali ko lang gawin within 10 to 15 minutes, tapos na ako. 3 days lang ilalagay ko dito para merong allowance. Pero yung mga graphic design, madali ko lang gawin yon. 15 minutes to 1 hour, mga ganun lang. Reversions, yung mga gustong ipa-modify ng inyong mga client or kung napangitan sila sa design, ipapagawa nila ulit. So, yun yung revision. So, sa akin, usually, unlimited revision para kung meron silang problema, pwede kong gawin ulit or i-modify yung kanilang binili sa akin na graphic design. So, yun lang, revisions. Tapos, initial concepts included, one lang, one design lang. Tapos ang ibibigay ko yung high resolution, tapos yung vector file. Tapos yung presyo ko,
pwede ding $5 lang kasi bago pa nga tayo, $5 lang para mas mabilis nating mabenta. Extra fast delivery, wag muna natin intindihin tong may gig extras, save and continue. And by the way, para mas mabilis, kagaya ng sinabi ko, kopyahin nyo lang ito, okay? Kung for example, yung magta-translate kayo, Tagalog to English, merong mga gig na katulad nun, kopyahin nyo lang yon, okay? So, itong description, ito yung nandito, okay? About this gig. Okay, kopyahin nyo lang yan, tapos ilagay nyo dito, yun na yung description. Save nyo yan. Ito, yung requirements na, kung ano yung kailangan mo sa inyong client. For example, ito, ilalagay ko dito, anong gusto mong design or meron ka bang picture na pwede kong pagkunan ng idea sa logo mo, parang ganon, yung kailangan mo sa client. For example, yung gig mo, magta-translate ka from English to Tagalog. So, hingin mo yung article para ma-translate mo sa Tagalog. Parang ganon, kung ano yung kailangan mo sa client. Napaka-simple lang. Alright? Now, wag na natin lagyan yan. Gallery, okay? Yung gallery, ilalagay mo kung anong picture ang makikita ng mga client. Kagaya nito. Yung parang thumbnail mo sa YouTube, parang ganon. So, tapos nyan, publish, ganun lang. Ganun lang kasimple mag-create ng gig. Alright, nakagawa na kayo ng gig. Ngayon, mag-antay na lang kayo na kung meron bang bumili sa inyo. Napakalaking sikreto para sa Fiverr. Mag-focus kayo sa isang niche para mas mabilis yung benta. Alright, kung may bibili sa inyo, makikita nyo yan dito sa message at sa orders. So, ganun lamang kasimple gamitin yung Fiverr. Subukan nyo. Marami na akong kaibigan na kumita ng napakalaking pera dito. So, ganun lang kung paano gamitin ang website na Fiverr. At kung gusto nyo pa ng ibang mga how to make money online websites, application, at kung ano-ano pa, mag-subscribe na sa channel. Maraming tao na ang nag-subscribe sa channel na to at nag-chat sila sa akin sa Facebook fanpage. Sabi nila malaking tulong daw yung channel. So, ano pang hinihintay mo kung katulad kita na gusto mo rin kumita online kahit extra money lang o kahit full time, mag-subscribe ko na sa channel. I-click mo na rin yung bell notification para ma-notify ka kung may bago tayong upload. At meron pala tayong pag-giveaway, 500 pesos. Ang gagawin nyo lang ay mag-follow sa aming Facebook fanpage, Katawa Family. Yun lang, tapos magkakaroon ka na ng chance na manalo ng 500 pesos. So, guys, sana nakatulong ang video ito sa inyo. At kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang. Ikaw talaga yung dahilan kung bakit nag-a-upload kami ng mga ganitong klaseng video para makatulong. Once again, salamat sa iyo. See you on my next video. Peace!